Hindi ka ba nagtataka kung bakit may mga taong sobrang laki ng income pero nagkakaroon pa rin ng utang? Samantalang may mga taong sakto lang ang kinikita pero palaging nakakaipon? Palagi mong tandaan na 80% sa tagumpay at pagkabigo ng iyong kapirahan ay hindi nakabase sa laki o liit ng iyong income. Sa halip, ito ay nanggaling sa iyong ugali sa pera, kung paano mo ito namamanage, saan ito madalas napupunta, at kung gumagawa ka ba ng budget bago mo ito natatanggap. Lahat ng tao, mahirap man o mayaman, ay parehong gumagastos. Pero ang malaking pinagkaiba ng dalawa ay ang kanilang ugali at spending habit. Kahit gaano pa kalaki ang halaga na kinikita mo ngayon, kung meron kang bad spending habit, wala ka pa ring maiipon at patuloy na mamom problema sa iyong finances. Sa kabilang banda naman, kahit gaano pa kaliit ang kinikita mong pera ngayon, kung meron kang good spending habit, makakaipon ka talaga at posibleng makakapag-invest ka pa ng malaking halaga sa hinaharap. Ang ating spending habit ay makakatulong sa ating pagyaman at posible ring magpapahirap sa atin. Kaya naman sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang 5 bad spending habits na kailangan mong iwasan at tigilan na gawin simula ngayon para ikaw ay yumaman at magkaroon ng maginhawang buhay. Spending habit number 1. Gumagastos ka ng pera dahil gusto mong magpa-impress. Normal na sa panahon natin ngayon na palaging may mas bago, mas maganda, mas matibay, mas mabilis at marami pang iba. Kaya naman, ayaw rin nating magpahuli at gusto rin nating makisabay sa kung ano ang mas updated. Dahil sa gusto nating makibagay sa mga taong nasa ating paligid at makuha ang kanilang atensyon, madalas ay napapabili tayo ng mga bagay na hindi natin kailangan at naisasakripisyo na ang pag-iipon. Kaya sa halip na gagastos ka ng pera dahil gusto mong magpa-impress sa ibang tao, subukan mong gumawa ng mabuting plano sa iyong pera at magpa-impress sa iyong sarili. Walang ibang tao na nakakaalam kung ano ang goal mo sa iyong buhay, kundi ikaw lang. Kaya huwag mong sayangin ang pera na iyong pinaghirapan para lamang makuha ang approval ng ibang tao. Sa susunod na bibili ka ng mga bagay, tanungin mo muna ang iyong sarili kung kailangan mo ba talaga ito. Kung hindi lang ba ito nakabase sa ideya ng ibang tao at kung pasok ba ito sa iyong budget. Palagi mong tandaan na mas mahalaga ang opinion mo sa iyong sarili kaysa opinion ng ibang tao sa iyo. Spending habit number 2. Ang madalas na paggastos sa ngayon at wala nang natitira para sa bukas. Isang bad spending habit na kailangan mong iwasan at tigilan na gawin ay ang impulse buying. Bumibili ka ng mga bagay base sa iyong emosyon at napapagastos ka ng wala sa plano. Minsan, masyado tayong bias sa mga bagay na gusto lang natin at nakakalimutan na nating bigyan ng halaga kung ano talaga ang ating kailangan. Okay lang na bumili ng mga expensive item o bigyan ng reward ang iyong sarili as long as ito ay pinagplanuhan ng maaga at hindi masyadong naaapektuhan ang iyong personal na ipon. Lahat ng mga taong nakakapag-ipon at marunong mag-manage ng kanilang pera ay ang mga uri ng taong marunong maghintay. Kung meron silang bagay na gustong makuha, ginagawa nila itong goal at pinag-ipunan muna bago nila ito binili. Priority nila ang pag-iipon para mas lalo pa nilang mapapalaki ang halaga ng kanilang mga investments. Kaya kung isa ka rin sa mga taong madalas napapabili ng mga bagay base sa emosyon, subukan mong sanayin ang iyong sarili na sa tuwing makakakita ka ng mga mamahaling bagay, maghintay ka muna ng at least 24 hours at bigyan ng sapat na panahon ang iyong sarili na makapag-decide. Pagkatapos mong magpalipas ng panahon at kung final na ang iyong desisyon na gusto mo talaga itong makuha, huwag mo muna itong bilhin. Sa halip, gawin mo itong goal. Isulat mo ito sa isang papel at pag-ipunan mo muna ito ng minimum of 60 days. Sa ganyang paraan, binago mo ang iyong spending habit at tinuturuan mo rin ang iyong sarili na maging responsable sa pag-handle ng iyong pera. Spending habit number 3, ang paggastos para sa mga bisyo. Ang pagkakaroon ng bisyo gaya na lang ng pagsa-shopping nang wala sa plano, madalas na pagkain sa labas at pagbili ng alak at sigarilyo ay parehong habit na nakakasira sa ating kalusugan at sa ating bulsa. Kadalasan kasi sa mga maliliit na expenses ay ina-underestimate natin. Pero ang hindi natin alam, ang mga maliliit na expenses na ito ay ang magdudulot ng malaking damage sa ating kapirahan. Gaya na lang ng paggastos ng 50 pesos sa sigarilyo araw-araw.
Dahil ang 50 pesos ay maliit na halaga at parang hindi ito masyadong nakakaapekto sa iyong sahod, ipinagpatuloy mo lang ito. Pero kung iisipin mo, 50 pesos araw-araw ay 1,500 pesos sa isang buwan. Ang total amount na aabutan naman sa loob ng isang taon ay 18,000 pesos. Ang halaga na maidagdag mo sana sa iyong investment portfolio. Kaya kung hirap kang makapag-ipon sa ngayon, marahil ay meron kang bisyo at unwilling ka lang na baguhin ito. Kung alam mo na meron ng mali sa iyong current habit, dapat magkaroon ka ng lakas ng loob para ito ay baguhin at subukan mo ring maghanap ng ibang options. Sa halip na iinom ka ng alak, subukan mong maglakad-lakad at magbaon ng tubig. Sa halip na magsigarilyo, subukan mong isearch ang recipe ng paborito mong ulam at lutuin mo ito. Marami pang mabuti at healthy na alternative ang pwede mong gawin kung gusto mong magbago ang iyong spending habit at ang quality ng iyong buhay. Nasa iyo lang talaga yan kung willing ka na magbago. Spending habit number 4, ang paggastos ng lagpas sa iyong kinikita. Merong number 1 rule ang personal finance na kung gusto mong makaipon at magkaroon ng financial freedom, gumastos ka lang ng hindi lagpas sa iyong income at una mong bayaran ang iyong sarili. Alam naman nating lahat na kapag naging habit ang paggastos ng katumbas o lagpas pa sa iyong income ay magdudulot sa pagkakaroon ng malaking utang. Pero kahit common sense na ito, marami pa rin sa mga kababayan natin ang stuck sa ganitong uri ng sitwasyon. Marami kasing dahilan kung bakit ito nangyayari sa karamihan. It's either mas malaki ang halaga ng kanilang mga pangangailangan kumpara sa kanilang income, merong pamilya na sinusuportahan, o di kaya ay ang hindi pagkakaroon ng awareness kung saan madalas napupunta ang kanilang pera dahil hindi sila gumagawa ng budget. Kung stuck ka rin sa sitwasyong ito ngayon, dalawang bagay lang ang maibibigay ko sa iyo. Una, gumawa ka ng budget. Dapat ay ilista mo kung magkano ang iyong total na income, total expenses at total savings. At mag-stick ka lang hanggang sa maging aware ka na sa iyong spending pattern. Ang paggawa ng budget ay isang epektibong paraan kung paano mo mamomonitor ang iyong spending habit at kung paano mo ito babaguhin. Pangalawa, maghanap ka ng paraan kung paano mo mapapalaki ang iyong income. Kung hindi mo pa napanood ang aming video na 8 side hustles na pwede mong simulan ngayon, I highly recommend na panoorin mo ang videong yon para magkaroon ka ng ideya kung anong vehicle ang pwede mong gamitin sa pagkita ng extra income. Mahalaga na maghanap ka ng paraan kung paano mo masosolusyonan ang habit sa paggastos ng lagpas sa iyong income at huwag hayaan na magpatuloy lang ito dahil maraming paraan kung paano mo ito malulutas. Ang dapat mo lang nagawin ay sundin kung ano ang iyong budgeting plan at magsumikap na palakihin ang iyong income. Spending habit number 5, ang paggamit ng credit card kahit meron kang cash. Marami ng pag-aaral ang nagawa na mas mapapagastos ka ng malaking halaga kapag gagamit ka ng credit card. Dahil sa ito ay convenient at hindi mo rin mararamdaman na gumagastos ka talaga dahil wala kang pera na hinahawakan. Isa pang hindi maganda sa paggamit ng credit card ay meron itong interest at meron din itong penalty kapag late mo itong nabayaran. I suggest na i-minimize mo ang paggamit ng credit card at kung meron kang cash, cash na lang ang gamitin mo. Ang maganda kasi sa cash ay mararamdaman mo talaga ang paggastos. Matututunan mo rin na maging conscious sa iyong spending habit at mabibigyan mo rin ng halaga ang iyong mga binibili. In conclusion, ang success o failure ng iyong finances ay hindi nakabase sa laki at liit ng iyong income. Sa halip, ito ay nanggaling sa iyong ugali at kung paano ka gumamit ng pera. So ang 5 spending habits na dapat mong iwasan at tigilan na gawin ay number 1, gumagastos ka ng pera dahil gusto mong magpa-impress. Number 2, ang madalas na paggastos sa ngayon at wala nang natitira para sa bukas. Number 3, ang paggastos para sa mga bisyo. Number 4, ang paggastos ng lagpas sa iyong kinikita. At number 5, ang paggamit ng credit card kahit meron kang cash. Sa 5 spending habits na natalakay natin ngayong araw, alin sa mga ito ang pinakaayaw mong mangyari sa iyo? Magbigay ka ng comment sa ibaba. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos namin. I-like, mag-comment at i-share mo na rin ang video ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.